Sa tingin nyo, magkakasya kaya itong 1,000 para makabuo ng 1 bilaong Pinoy breakfast na may 15 na ulam? Kahapon nga, napakaaga talaga naming pumunta sa palengke para mamili ng mga ulam. Itong mga bibilhin namin is mga pangmabilisang lulutuin na ulam ng mga Pinoy breakfast. Kaso nga lang talaga merong challenge kasi dapat lang natin pagkasyahin yung 1,000. Kaya ako talaga sa isip ko, hindi ko alam kung magkakasya ba to o hindi. Mabuti na nga lang talaga malapit lang yung Talipapa't palengke dito sa amin, kaya ayan, mabilis lang kami nakabili. Yung mga binili namin dito sa palengke is yung mga wala na lang sa bahay. Pag-uwi nga namin sa bahay, binilang ko yung pera kung magkano pa, eh nasa 210 pa sila. Sabi ko, dahil meron pa kang sobra, kukuha na lang kami ng maling dito tsaka ng corn beef, tapos ileless na lang dun sa pera. Ayang naman kasi kung bibili pa, tapos meron naman kaming stock dito, diba? Niless na nga namin yung pera, 51 pesos na lang yung natira dun sa 1,000. Pagkatapos nga namin mamili, syempre magluluto na tayo. Ito na nga lang kami sa labas ng bahay nagluto para mas ramdam talaga yung provincia vibes. Pinakauna na nga namin niluto itong itlog. Yan kasi talaga yung pinakauna dapat lutuin kasi hindi marurumihan yung mantika dyan. Hindi ako nagkakamali, nasa 6 pieces na itlog yan, saktong-sakto lang talaga sa aming ani. Susunod naman, etong pinakapaborito ng mga bata. Kaso wala namang kakaing bata, mga isip bata lang. Char. Ako lang ba dito yung kahit matanda na eh, gustong-gusto talaga yung lasa nito. Itong pangatlong ulam naman is itong ham. Hindi ako nagkakamali, eh, sweet style ham yan. Isa rin itong napakasarap na breakfast kapag umaga, eh, lalong-lalo na kung merong sinangag. Hindi talaga ako nagsasawa sa pag-ulam ng mga ganito. Pang-apat naman is yung mali. Medyo mas nagtitipid ka pa, eh, pwede ka naman gumamit ng meatloaf na Argentina. Napakasarap din naman nun, Pinoy na Pinoy, diba? Talaga, yung gusto kong pagkakaluto dito, yung medyo toasted yung gilid. Siyempre, ang jumbo hotdog na hindi naman jumbo. Ang ulam na palagi kong iniiyakan nung bata ako para lutuan lang ako. Lahat ata ng bata, gustong-gusto to. Siyempre, mawawala ba naman yung embutido sa ganito, diba? Loka nga ako ng very light dito sa nabili naming embutido, nasa 75 pesos, akala ko nasa 30 lang. Ganun na pala talaga kamahal yung mga bilihin, no? Ito naman yung pinakapaborito ng asawa ko, kahit eto lang talagang kainin niya tsaka itlog, pwedeng-pwede na. Ito naman yung gustong-gusto kong kasama ng garlic rice, tapos isawsaw mo sa suka. Mawala ba naman yung talbos ng kamote na lalagyan lang ng asin, tapos ipapakulong. Siyempre, ang pangmalakasan nating okra. O, wag na kayo mag-side comment diyan, alam ko yung iba diyan hindi kumakain nito. Ang isa sa mga pinaka-classic na Pinoy breakfast, siyempre ang Argentina corn. Hindi naman kailangan na Argentina, ito lang kasing meron sa amin. At ang pinaka-pinaka-paborito ng lahat, representing Tocino. Ano daw? Itong susunod naman is longganisa. Binahirapan talaga kami sa paghahanap nito sa palengke kasi napakahirap humanap. Skinless nga lang sana yung bibilhin namin kaso wala talaga kaming nakita kaya napunta kami dito. Kamahal kasi to kaysa sa skinless. Pero syempre, kung lasa yung pag-uusapan, mas masarap kasi talaga to. Ito nga muntik na namin nakalimutan kanina kasi nakasakay na kami, bigla namin naalala. Ito naman yung nilantakan ng tatay ko kasi gustong-gusto niya talaga yung lasa nito. Hindi naman wag nang lagyan ng iodized salt, pero kami kasi lalagyan namin kasi hindi masyadong maalat yung itlog. Kumuha kami ng tuyo kanina sa palengke pero hindi namin alam kung saan ba napunta kaya eto na lang yung mga pinrito namin. At syempre, pagkatapos lutuin ang lahat ng ulam, dito naman tayo magluluto ng garlic rice sa pinaglutuan. Lalaban-laban na talaga yung lasa dyan. Merong lasang longganisa, merong lasang tocino. O aminin nyo, napakasarap talaga no. Kasi talaga yung nagpapasarap dito. O baka sabihin niyo napakarami naman naming ulam. Diyos ko, first time lang namin ginawa to buong buhay namin. Yun lang naman namin to gagawin, deserve naman siguro. Ito nga, kinuha ko na yung bilao para mailagay na lahat ng ulam dito. Hindi ko talaga alam nung una kung kaya ko bang pagkasyahin lahat dito kasi 15 ulam ba naman, diba? Pero alam nyo, nakakatuwa. Kung bibilhin nyo to sa labas, nasa 2,000 to 2,500 to, lalong-lalo na kung sa beach. Siyempre, babayaran mo rin yung pagod nila sa pagluluto. Pero kung on a budget ka lang at gustong-gusto mo talagang kumain ng ganito karaming ulam, eh pwedeng-pwede naman kasi 1,000 lang naman, kayang-kaya na. Ang hinahanda nyo to, talaga magsisilbing family bonding na sa inyo. Katuwa, diba, na pagkasya natin yung 1,000 dito sa 1 bilaong to. Imagine, mare, 15 ulam, diba? Tanungin ko naman kayo. Kung kayo naman yung kakain dito, ano yung pinakapaborito nyo dito sa lahat ng ulam na to. O kasi talaga, itlog, corn beef at tuyo talaga yung kinain ko, tsaka longganisa. Diba, nakakatuwa, ang gandang tignan. Mahan mo pa ng mainit na kape. Kaso nga lang kami, hindi na nakapagkape kasi yung almusal namin, inabot na ng lunch. Almusal bilao natin, naging brunch bilao. Pagkatapos ng 2 oras na pagluluto, thank you Lord talaga at kakain na. Tara mga mare, kain po tayo. Pagkatapos namin kumain habang nagpapahinga, naka-withdraw pa ako ng 11,000 dito sa Diamond Game. Alam nyo naman, eto talaga yung paborito kong laruin sa lahat, yung color game. Ipili ka lang kasi ng isang kulay, tapos kapag lumabas yon, mananalo ka na. Imagine, diba, kung tataya ka ng 50 pesos, magiging 100 siya. Kapag nilalaro mo to, para ka talagang nasa perya pero sa cellphone lang. Disclaimer lang po na syempre, bawal to sa bata. Sa mga gustong mag-try maglaro, pwede kayo ditong mag-register. Kikope lang po yung referral ID na nasa screen at ibigay yung mga details na kailangan. Kung ka naman maglaro, kailangan mo muna ditong mag-cash in kahit 100 lang. Ako kasi talaga, kahit 100 lang, napapalago ko na. Pagka nanalo ka naman at napalago mo yung pera mo, pwedeng-pwede ka rin ditong mag-withdraw. Syempre, pera mo yan. O siya, sa mga gustong mag-try maglaro, yung link ng game nasa description at sa comment section. Pakihanap na lang po.